Kanina may nag-report tayo ng taga-Pasig City, pero meron ulit siyang report naman. Pero ito si Gerald Ranyes ang mag-uulat. Magandang umaga sa iyo, Gerald. Yes, Gerald. Magandang umaga. Gerald. Yes, magandang umaga naman. Gaya nga ng mga nangyayari sa ibang mga polling precinct ay meron din tayong mga ilang natatanggap ng mga reklamo rito at meron tayong mga text kanina ng mga reklamo. Gaya nga lamang ng text kanina nga merong mga pagdududa, umuusbong yung akaka, hinahinala dahil nga sa naranasang merong mga aberya sa ating mga machine. Ay yung iba ay sinasabi kasi na meron silang option na sinasabi na iiwanan yung kanilang balota at ihuhulog na lamang noong mga nakatalagang sa COMELEC para doon sa kaya ang daming mga reklamo umuusbong kaya para tuldukan ang mga umuusad na reklamo na yan dito sa bahagi ng Pasig City kung saan mahigpit na naglalaban nga yung incumbent na si Bobby Eusebio at si Vico Soto. Kaya ngayon ipapaliwanag ng ating mga kasama ngayon si Ma'am Roxy Al Mamliksi ng DepEd Supervisor. Ma'am, first time ulit, Ma'am Ernida Liksi. Ma'am, doon sa mga reklamo kanina dito ng ating mga kababayang botante ko sa maaga pa, ay sinasabing nagdududa doon sa kanilang mga balota. Bakit po? Actually, no, na siguro dalawang oras pa lang yatang umaandar daw yung machine, tumigil na. Pero no, sealing and testing, very good yan eh, 100% talagang ano, kaya lang, di natin masasabi, machine yan eh. So, dun sa mga bumoto na at nag-iwan ng balota, kasi iniiwan talaga nila, nakaipit pa rin dun sa folder. Ngayon, ang ano nila, baka raw, syempre may pagdududa na baka hindi isulot. Ang ano kasi, nagmamanual na, para lang, tambak na kasi ang tao. Pag hindi pa sila nagmanual, ay walang mangyayari, eh, ang dami botante. So, nakamanual, pero naka-intact ang kanilang balota, hinihintay lang po namin ang dating ng bagong machine, kasi tumawag na po kami. Ngayon, sumagot naman, napapalitan, kaya lang, sa dami nga ng iniintindi ng COMELEC, hindi kami makakasiguro na right away kami ang anuhan, sasagutan. Pero nandun po iyon. Ngayon, wag po kayong magduda, yung mga bumoto, dahil ang ano po, at saka ang sinabi ko po sa mga watcher, huwag silang aalis pag dumating ang bagong machine dahil makikita nila ang pagsusulot ng balota. Ngayon, kung yun naman bumoto, eh may tiyaga na maghintay, ibibigay uli sa kanila ang balota para sila mismo ang magpasok sa machine. So, wala pong mababago o walang maiiba sa kanilang boto. Bukod dito, ma'am, matitiyak din ba natin dahil mayroon bang nakabantay yung magkaabilang partido, yes, doon sa pag-iwan? Diba, yes. Hindi ko na mahintay, aalis na ako. Paano ko ma-assure? Nandun po kasi yung mga watcher eh, na bawat party, kasi nga medyo mainit ang labanan dito, so walang tigil ang palitan ng watcher niyan, no? Kaya at saka ang mga teacher, hindi po sila kikilos ng parang malalagay sila sa alanganin, kaya talaga sinisiguro nila na present ang mga watcher, kung nandyan yung botante, present ang botante, so wala silang aalalahanin na madadaya. Bukod pa dyan, para maiwasan nga yung kompromiso, tiniyak ng pamunuan ng school na yung mga nagbabantay ng mga teachers dito ay bawal talagang tumanggap ng pagkain o inumin mula sa mga tumatakbong kandidato at anumang partido dahil meron naman silang budget. At sa nakikita natin dito ay maayos naman, smooth naman yung pamamalakad ng paaralan. At may panawagan lang sila doon sa mga senior citizens na dati ay nasasanay na bumoto na kinailangan, hindi na nila kailangan pang umakyat, yes, doon sa dati nilang presinto na umaabot ito hanggang third floor, hanggang fifth floor pala. Kaya hindi na pahihirapan pa yung mga senior citizens at yung mga kapansanan sapagkat dito malang sa ground, meron nang nakatalagang parang receiving kung saan inaasis sila hanggang sa makaboto. So, bagamat may katagal at may pagtitiis, ay maayos naman silang naasis ng school. At bukod pa dyan, yung mga watcher naman ay napagsasabihan both parties. Kaya yung mga haka-haka at mga pangamba
na nagkakaroon na ng dayaan dito sa school na to o sa iba pang school dito sa Pasig dahil nga sa mahigpit yung labanan ng dalawang kandidato ay maayos naman, maging security naman sa labas ng ating mga kapulusan at sundalo ay positive naman sa area. Yung mga nasisirang mga machine ay na-airport na, kaya nga nagkakaroon ng issue dahil itinatawag pa at nagkakaroon ng mano-mano na sa butuhan. At pagkatapos doon ay yung pagkasalansa naman yung boto o yung mga balota ng mga bumoto ay sunod-sunod doon sa pagkakaboto nila, kung anumang oras sila, nauna sila, walang gagalaw, nakatutok yung parehong partido para maiwasan. At kapag ka naayos ito, okay, papalitan yung machine at sama-sama nilang titingnan yung pagproseso noong balot at nakikita naman yung resibo paglabas. Yun doon naman sa di na makapag-antay ay tinitiyak naman ng school na talagang babantayan nila at iwasan nga yung agam-agam na pagkakaroon ng pandaraya dito sa Pasig City. At yan muna yung latest dito sa nagaganap ngayon na butuhan. Hanggang anong oras tayo ma? Mula 6:01 hanggang 6 ng gabi. Yes. Nakasunod sila kanina sa 6 na pagsisimula ng pagboto hanggang mamaya 6:01 yung oras ng pagsasara ng buto at saka itatransmit na ito. Unless na may natira pang mga botante at the strike of 6 at meron pang nakapila yung within the allowed distance, tatanggapin pa rin yung kahit 6:10 na. Basta't nakapila na sila doon. Huwag lang sa labas ng school, ha. Dito, nasa loob ng school. Kasi minsan, syempre, matagal, inabot ng 6, nakapila na, tatanggapin pa rin yun. Magkano karami itong San Miguel Elementary School? Ilang presinto ito? Tama? 24? 24, tama? 23. Oo. Clustered presinto. Yun, nasa kabilang ito sa pinakamalaking voting center na may pinakamalaking numero na mga bumoboto. Kaya binabantayan at tinutukan ito ng COBELEC with the partners with the school principal nila rito ay maayos naman yung pagpapatupad ng seguridad at sa ginagawa ngayong pagboto ng ating mga kababayan. Bagamat mainit ay hindi naman kasadong random dahil yung sikat ng araw ay nandun pa sa kabilang paring. Yung tanghali, yung pinaghahandaan nila ma'am dito dahil talagang mararamdaman na yung tindi ng init ng panahon. At yan muna latest mula rito sa San Miguel Elementary School para sa eleksyon o botohan na nagaganap ngayon. Back to studio.